Isang magandang araw po sa ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Isang balita, kapapasok lamang, binigyang linaw ni Chairman and CEO of NCSC, Attorney Franklin Quijano, kung kailan ba ibibigay ang 1,000 peso social pension para sa ating mga indigent senior citizen. Sa isang programa ng Sagot Kita sa FB Livestream nito lang nakaraang linggo. Kailan ba talaga ibibigay ang inaantay na dagdag social pension para sa mga indigent senior citizen? Tapusin po natin hanggang dulo ang video at pakinggan pong mabuti ang sasabihin po ni Attorney Franklin Quijano tungkol po dito sa dagdag pension para po sa mga indigent senior citizen. Yan. Ito po yung pinag-uusapan natin, Attorney Quijano. Ano po, yung 1,000, klaruhin po natin ulit para sa lahat ng mga nakikinig, ano, about that 1,000 pesos na dagdag benepisyo. Yeah, Ma'am Cheryl, yung 1,000 pesos ay nagiging batas noong July 30, 2022 through Republic Act 11916. Ngunit dahil kinakailangan ng IRR ang batas na yan, nagawa niya ng IRR last December last year, but lumabas ang IRR at na-publish ng Official Gazette March 6. Kaya 15 days from March 6, effective split from that point of view. Ngunit naghahanap pa po ng budget kasi yung National Expenditure Program ng ating pamahalaan was submitted by DBM on May 2022. Eh, yung batas is July, kaya hindi na nagawa ng appropriation kaagad. In fact, nagawan man ng reserve na item, but hinahanapan ng pera. So, I am not yet sure, hindi pa po dumating sa atin yung report from DBM. Mm-hmm. But sulatan na ng DBM, ng NCSC at DSWD ang DBM patungkol dito. Sana po nahanapan na. And of course, pag may pera na, magiging retroactive siya beginning April of this year. Mm-hmm. Ngayon, Yung nag-feedback po ay sana maibigay na. Ang namibigay hanggang ngayon po ay ang DSWD. Mm-hmm. Hindi po na-transfer yung function na yan sa NCSC. Kaya we join you in asking na makakatulong tayo, but sa ngayon, DSWD pa ang namamahagi ng social pension. Mm-hmm. And of course, we need a lot of prayers and the support na sana mahanapan na ng pera ng DBM, ng Bureau of Treasury, maybe ang Department of Finance para magkaroon talaga ng pondo na maging retroactive yung 1,000 from April. But beginning next year, I suppose nakikita natin na sa submission ng National Expenditure Program, kasali na yan sa calculation ng DBM. Mm-hmm. Kaya siguradong sa January next year, may 1,000 na ang bawat indigent senior citizen. Iklaro ko lang, Ma'am Cheryl, yes. Indigent senior citizen. So yung hinihingi na sana maibigay sa ngayon, sana po you be patient ng konti dahil ang DBM at Bureau of Treasury ay naghahanap pa ng pera dahil naging effective yung batas last year pa, July 2022. Kaya po siguro mga kapatid, while waiting for it, anyway, retro naman po ito, baka po kayo wala sa listahan bilang isang indigent senior citizen. Again, hindi po lahat ng senior citizen makakatanggap ng 1,000. Those, yun lang pong considered na indigent. So kailangan po yan, nasa listahan po kayo ng LGU na considered po kayo na indigent senior citizen. So siguro po yun, gusto nyo na rin pong ayusin para once na magka-budget na, wala na po kayong hahabulin pa. Ano, na nagkukumahog na, bakit ako hindi kasama, indigent ako. So paayos nyo na po yan while waiting for it.